pwede ba samahan ng Molly Fish yung Kraylings? So yun guys, for today's video, ito sasagutin ko lang yung isa sa mga tanong ng mga subscriber natin kung pwede nga bang haluan ng Molly Fish yung mga bagong hatch na Kraylings natin. So panoorin nyo to guys. At ayun na nga guys, so bago ang lahat, bago ko umpisahan yung topic natin, i-share ko lang sa inyo itong mga red clarky ko sa mga ghost crayfish natin. So update lang tayo sa mga alaga natin dito sa aquarium natin. So yung mga red clarky natin guys, yan nakita nyo naman, so nasa mating age na rin sila, nag-i-start ng mag-mate yung mga red clarky natin. Siyempre yung mga ghost crayfish natin na nakita nyo last time, nagme-mate na rin yung mga yon. So possible yan, magkaroon na tayo ng mga Kraylings din dito sa mga clarky natin, sa mga ghost crayfish natin. So antabayanan nyo lang lagi guys yung mga update natin tungkol sa pag-aalaga ng ganitong klase ng mga lobster, kagaya na itong mga red clarky at yung mga ghost crayfish natin. So magandang alagaan to guys sa aquarium. Then yung mga red clarky natin, ipiflex ko rin sa inyo. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda na yung mga red clarky natin guys. Ito, pakita ko sa inyo. Silipin nyo guys. Sayang, para makita nyo yung potential ng kagandahan sa pag-aalaga ng mga ghost crayfish. So yun guys, ito, bigyan ko kayo ng sample. So isa to sa mga ghost natin. Ayan. Ayan, kita nyo naman guys. Ang ganda ng claw. Ayan. Sayang kung hindi naputol yung isang claw niya dati. Magkasing laki na siguro sila ng claw ngayon. Ayan guys, so kita nyo. Ang ganda ng claw ng ghost crayfish natin. So ito, isa to sa mga species na inaalaga natin bukod sa red clarky. So ghost ito guys. Ayan, hindi siya pula na kagaya ng red clarky natin. So makikita nyo naman yung katawan, ayan. So ito ay male. So yan yung indication na male yan. Yung mga parang paa niya na nakaakit na yan. So yan yung malalaman kung male yung crayfish natin. Ayan guys, napakalaki ng claw. Sobrang laki ng claw ng crayfish natin, ayan. Sobrang taba. Hindi ko alam kung bakit ganyan nakalaki yan, pero lumalaki pala yan. Itong isa, ipex ko rin sa inyo. Ito guys, kakamolt lang. Ito, napakalambot pa. Ito guys, halos same niya lang din ang kulay. Halos same niya rin ang claw. Yung isa maliit malaki. Pero female to. Ayan. So makikita nyo naman yung pagkakaiba kanina. So ito guys, female yan. Ayan. So may similarity siya sa arc. Doon sa tinatawag nating Australian Red Claw. May similarity rin sila. Ayan, nabubulol ako. So, ayan, pineflex ko lang sa inyo guys para makita nyo. Ang kagandahan lang dito sa mga ghost crayfish natin, ayan, napaka, ano nila, stable nilang hawakan. Hindi sila naninipit, hindi sila palagalaw, hindi kagaya ng mga art. Talagang isang hawak mo lang, sipit ka na agad. So, isa to sa mga inaalagaan natin guys dito sa mga aquarium natin, dito sa top yard natin. So maliit lang yung setup ko dito para lang i-flex ko to sa mga vlogs na ginagawa natin. So pamflex ko lang tong mga to guys para makita nyo lang. So ayan, napakaganda nyan. Then may isa pa pala na medyo kakaiba sa mga alaga nating ghost. So pakita ko rin sa inyo. Eto. Ito guys, kakatapos lang kasi mag-molt itong isang crayfish natin eh. Ayan oh, kung makikita nyo ito yung balat. So ibalik ko na itong isa guys kasi kakamolt lang na ito. Baka may stress pa. Then itong isa na to na napakalaki ng claw. Ito guys, ayan. Ang cute ng sipit niya, parang kakatubo lang. Female din, ayan. Nakita nyo, female din yan. So kakatubo lang. Ang kita nyo naman, medyo white pa yung claw nya.
So saka yung ibang mga sip, mga galamay niya nakakatubo lang din, kulay puti pa. So abangan natin guys kung magbabago ba yung kulay niyan. So standby lang kayo sa channel natin para ma-update ko kayo. So balik na natin yan. At ito guys, balik tayo dun sa topic natin. Ito. So yun guys, ito sa mga nagtatanong yan, kung anong isda or pwede bang haluan ng craylings, ang craylings pwede bang haluan ng mga guppy fish or mga molly fish natin. Guys, pwede pong haluan kung malalaki po ang craylings natin. Pero kung maliliit po, hindi natin pwedeng haluan basta-basta. So ito guys, bigyan ko kayo ng sample. Ayan. So isang craylings natin ang binakbakan ng mga guppy fish natin. So ayan, may isa tayong craylings na namatay. So kita nyo naman guys sa video natin. Ayan, pinagtulungan talaga nila ng husto yung mga, yung craylings natin. Ayan, so ibig kong sabihin, kung imagine niyo na lang na craylings lang at mga nasa 0.5 lang yung size ng craylings natin, o yung halos kakapagpag lang, and then marami kayong guppy, marami kayong molly, marami kayong isda dyan sa pond nyo. So guys, expect nyo na na pwedeng maging bite size sa mga alaga nyo yung mga craylings na yan. So, kaya guys, kagaya nun sa sinasabi ko sa inyo, i-separate nyo lang muna ng tank na or aquarium yung mga craylings or yung mga buried na female nyo, para maprotektahan nyo sila or malesen yung mga mortality natin. Then after a few months, yan, so baka pwede nyo silang ilipat at malalakas na para lumaban. Guys, kasi yung mga craylings natin halos sa pag maliliit, halos everyday nagmumult yung mga yan, kaya mabilis lumaki yung mga yan eh. So dapat yun guys, protektahan natin sila hanggang makaya na nilang ipagtanggol yung sarili nila. Kasi pag hinigop ng guppy natin yung mga craylings na yan guys, isang higupan lang yan. So kagaya na ito sa video, nakikita nyo naman, kain na kain yung craylings na 1 inch yan ha, kain na kain sa mga guppy natin. Oh, guppy pa lang yan. So yung tanong kasi sa atin, molly. Yun guys, lalo na kung molly, mas malaki yung mga molly natin. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. At gusto ko lang sagutin yung katanungan ng isang subscriber natin. So kung bago ka lang sa channel ko, ayan, subscribe na po kayo sa channel natin. Then i-click nyo rin yung notification bell para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga video tungkol sa mga alaga natin na lobster na yan. At kung may mga katanungan po kayo, wag po kayo makakalimot na mag-comment lang dyan at mag-like na rin. Pakishare na rin yung video natin para mas maraming ma-inspired at matulungan yung mga video na ginagawa natin tungkol sa pag-aalaga ng mga lobster. Ayan. So yun guys, sana maging tip ito sa inyo at maging magandang halimbawa yung ginagawa nating mga video paminsan-minsan na naaaktuhan natin na ginagawa ng mga kasama ng mga crayfish natin. At syempre kung naghahanap pa rin kayo ng mga per kilo ng crayfish natin guys, ito napakadami nating stock. Mag PM lang kayo, andyan naman yung number ko, andyan yung messenger ko, PM nyo lang ako at re-replyan ko kayo sa abot na makakaya natin. Medyo busy lang akong minsan. So yun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong lahat at sa pagtambay dyan, and happy crayfish farming guys. Ayan, 1 kilo.